Mahigit 200 milyong piso ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa dalawang sospek sa lungsod ng Quezon. Kaninang umaga po ito nangyari dyan sa Dacong West Avenue. Ito na po ang pinakamalaking halaga ng shabu na nakuha sa isang by-bust operation para sa taong ito. Si Ivan Mayrina, Naka-Alerto 24. 5 kilo ng shabu sa halagang 5 milyong piso. Ang napagkasundo ang transaksyon na nagpanggap na buyer mula sa Quezon City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group kay Gary Go sa isang tagpuan sa West Avenue, Quezon City kaninang umaga na magkabayaran gamit ang marked money. Inaresto agad ang suspect at kinakasama nitong si Sherilyn Borromeo. Pero nang halughugin ang sasakyan ng suspect, tumambad ang 3 pang bag na may lamang 40 kilo pang hinihinalang high-grade shabu. Ang kabuang halaga ng nakumpiska aabot sa 225 million pesos. This is almost a one-month surveillance casing operation conducted not only in Quezon City area but also in Metro Manila and nearby provinces. Wala. No comment. No comment. Base sa mga nakuhang ID sa suspect, ginagamit din niya ang pangalang Edgar Yu. Maaaring konektado ang mga suspect sa iba pang mga nahuling big-time pusher sa Quezon City nitong mga nakaraang buwan. Ito yung mga dugtong-dugtong na follow-up operations natin as a result of the different informations na tatatanggap natin. Tinitingnan natin kung sino yung pinagkukunan nito. Dahil sa laki nitong illegal na droga nito at dalawang tao lang yung nagdadala. So medyo malaki ang nasa taas nito. Naharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga nahuling suspect. Ito na ang pinakamalaking halaga ng shabu na nakuha sa isang by-bus operation ngayong taon. Noong May 4, nahuli rin sa isang by-bus operation ang Chinese national na si Kiyu Kian sa Camias, Quezon City. 1 kilo ng shabu at 3 kilong sangkap sa paggawa ng cocaine ang nabawi mula sa kanya at pinaniniwala ang marami siyang sinusuplay ang iba pa mga pusher. Ang impormasyong nakuha mula sa kanya ang ginamit para mahuli ang 2 suspect kaninang umaga. Magpapatuloy pa raw ang kanilang follow-up operations para sa pinaniniwalaan nilang mas malaki pang isda. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.